Noong dekada 90, naging tanyag ang maliit na bayan namin. Araw-araw, laman kami ng lahat ng pahayagan. Kay tagal sinubaybayan ng mga tagapagbalita mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Headline palagi ang Almira City. Ang lahat ay nakatutok kung ano na ang sitwasyon. Dahil ito ang panahon ng balutin ng matinding takot at kahihiyan ng buong Pilipinas. Ang panahon na walang awang ng bibiktima ang taong binansagang Berdugo. Siya ang tinaguri ang Diyos ng mga serial killer at mga kriminal sa Pilipinas. Hindi siya ang tipikal na pumapatay lamang ng mangilan-ngilan. Naging tanyag ang Berdugo dahil sa animoy pagkauhaw niya sa pagpatay. Sa tuwing mangbibiktima ito ay buong pamilya ang inuubos niya. Madalas, lolooban niya ang isang mapayapang bahay. Ngunit hindi niya ito pagnanakawan. Ang tanging pake niya rito ay pumaslang. Walang pinipili ang taong ito. Bata, matanda, maging mga sanggol ay pinapatay niya. At hindi lamang yun ang nakakapangilabot sa kanya. Dahil nagagawa niya pang lapastanganin ng mga bangkay, hinihiwa niya ang tiyan ng kanyang mga biktima. Ilalabas ang bituka, ipapalupot sa kanilang liig, at ibibitin niya ang mga ito na parang dekorasyon. Palaging huli na ang pagdating ng mga pulis dahil tanging mga nakabitin na biktima na lamang ang kanilang dadatnan. At sa pinangyarihan ng krimen, nagiiwan ang Berdugo ng isang liham. Nakadetalye sa liham na ito kung paano niya pinatay ang kanyang mga biktima. Naglalaman din ng pangungutya ang liham patungkol sa mga pulis. Tinatawanan ng Berdugo ang kakulangan sa kakayahan ng mga alagad ng batas. Sa pag-uugaling ito rin, kaya may ilan na binansagan siyang Jack the Ripper ng Pilipinas. Ngunit, Berdugo na talaga ang tumatak sa isipan ng lahat. Ilang taon siyang nambiktima sa siyudad ng Almira. May mga naging biktima rin siya sa ilang panig ng Pilipinas. Ngunit kahit kaunti, ay walang nakaalam sa pagkakakilanlan ng Berdugo. Umabot pa sa puntong tumulong na ang ilang investigador mula sa Estados Unidos. Ngunit sa huli, nagawa lamang silang ubusin at brutal na paslangin ng Berdugo. Walang nakakaalam sa totoong dahilan. Ngunit, isang araw bigla na lamang tumigil ang mga pagpaslang. At dahan-dahan, pinilit na lang nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa Berdugo. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang perwisyong dulot niya sa Almira. Dahil sa kasalukuyan, pilit siyang gustong gayahin ng mga kabataang baluktot ang pag-iisip. Nais nilang makakuha ng atensyon kagaya ng nagawa ng Berdugo. Ngunit isa-isa silang nabigo. Ito ay dahil, hindi gaya ng Berdugo, madali silang nahuhuli ng mga pulis. Marahil, ito ay dahil hindi nila kayang abutin ang level ng utak mayroon ng tanyag na kriminal. Pero hindi nito nagawang pigilan ng mga krimen na paulit-ulit isinasagawa sa ngalan ng pagkamit ng atensyon kagaya ng sa Berdugo. Isa-isang nag-uspungan ng mga grupo at sindikato sa syudad. Habang tumatagal ay nagiging napakadelikado ng tumira sa Almira. Para bang muling nagbalik ang mga naranasan namin noong bata ako. Ang lahat ay takot lumabas ng bahay at para bang hindi na bago ang mga nababalitang pagpatay. Ilang beses ko nang sinabi sa mga magulang ko na lumisan na dito, ngunit ayaw nila. Dito na ako pinanganak, pati na rin ang kapatid kong si Lani. Kasama ang aming mga magulang, tahimik kaming naninirahan sa bahay na minanan ang aking ama kay Lolo. Dahil sa ako ang nakatapos at nakapagtrabaho, sa akin na iniatas ang karamihan sa responsibilidad. Baldado na ang mga paa ng aking ama. Sa pagkakaalam ko, naaksidente raw siya sa kanyang pinagtatrabahuhan dati. Pero sa totoo lang,
wala rin akong malinaw na alaala na nangyari pala yun. Basta bigla na lamang na kinailangan niyang gumamit ng saklay araw-araw. Ito ang dahilan kaya hindi na rin talaga niya kinayang magtrabaho pa. At si inay na rin ang halos nakapagpaaral sa akin. Wala naman akong dapat isumbat kay tatay. Dahil kung ano man ang pagkukulang niya, ay lubos naman niyang pinunan sa ibang bagay. Bagamat hirap sa pagkilos, araw-araw siyang pilit na nag-asikaso sa akin. Tagapagluto, tagalaba at kung ano-ano pa. Nagbago lang ng kaunti ng isilang ang kapatid kong si Lani. Ito ay dahil siya na agad ang naging paboritong anak ni tatay. Pero ganun pa man, ni minsan ay hindi nagkulang sa pagmamahal ang aking mga magulang. Kaya ngayon, siniguro ko sa kanila na ako na ang bahala sa lahat. Masaya at tahimik naman ang pamumuhay namin ng pamilya ko. Hanggang sa isang araw, dumating ang napakabigat na suliranin. Habang naglalakad daw mula sa eskwelahan, ay dinukot ang kapatid kong si Lani kasama ang kanyang kaibigang si Shane. Ang grupo daw na pinangalan ng Black Knife ang may kagagawan. Ang nasabing grupo raw ay mga umiidolo sa Berdugo. Pilit pa raw nilang ginagaya ang paraan ng pagpatay nito na lalo pang naging dahilan ng pag-aalala namin. Humihingi sila ng ransom. 1,000,000 bawat isa. Kung hindi ay siguradong papatayin nila ang mga bihag. Nang malaman namin ito ay halos pagsakluban kami ng langit at lupa. Labis akong nag-aalala sa aking ama dahil bakas mo sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala sa kanyang mahal na anak. Saang kamay ng Diyos ko kukunin ang 1,000,000? Maluha-luha niyang sambit habang nangangatog sa labis na pag-aalala. Maging ako ay hindi makapaglabas ng ganung kalaking halaga. Hindi gaya ng pamilya ni Shane na agad nakakalap ng pera upang ibayad sa grupo, kung kaya agad nilang nabawi ang bata. At ang kapatid ko ay naiwan sa kanilang mga kamay. Humingi kami ng palugit kahit 1 linggo lang at nakiusap na huwag saktan si Lani. Hinutangan ko na ang lahat ng kamag-anak at kaibigan ko, ngunit kulang na kulang pa rin upang mabuo ang 1,000,000. Awang-awa ako sa tatay ko na maagang umaalis ng bahay upang maghanap ng mauutangan. Kadalasan gabi na siyang nakakauwi at batid mong pagod na pagod siya. Inaalala kong baka magkasakit siya, ngunit sa ngayon ang kapatid ko ang kailangan pagtuunan ng pansin. Naubos ang palugit na 1 linggo, ngunit hindi namin nabuo ang 1,000,000. Hindi kami makapagsumbong sa pulis sa takot na saktan nila si Lani. Sinubukan namin kung maaari bang itong 100,000 na lang muna ang ibayad kapalit ni Lani. Ngunit wala nang sumagot sa mga kidnapper. Hindi na sila muli pang nagparamdam. At unti-unti nang gumuho ang pag-asa namin na makikita pa namin ng buhay si Lani. Hanggang isang araw, nakatanggap kami ng tawag mula sa mga pulis. Mayroon daw silang lead tungkol sa kinidnap na kapatid ko. Sumama daw kami at sabay namin itong pupuntahan. Sakay ng mobil, tinungo namin ang isang abandonadong warehouse. May nagtimbre raw sa kanila na dito makikita ang isang babaeng kinidnap. Pagdating sa lugar, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad binuksan ng mga pulis ang malaking pinto. At dito, nakita ko ang aking kapatid. Sa awa ng Diyos ay hindi sinaktan. Nakaupo siya sa isang silya. Nakagapos at nakapiring ang mga mata. Tatakbo na ako papalapit sa kanya nang sabay-sabay naming nasaksihan. Hindi ko gugustuhing alisin ang piring sa mga mata ni Lani. Ito ay upang protektahan siya sa bangungot na nakapalibot sa kanya. Nakasabit sa lumang warehouse ang hindi bababa sa 100 bangkay. Bata, matanda, maging mga sanggol.
may malaking hiwa sa kanilang mga tiyan. At gamit ang kanilang bituka, isinabit sila sa iba't ibang lugar na parang mga dekorasyon. Sa gawing sulok, mayroon pang 10 bangkay ng mga lalaki. Gamit ang dugo, isinulat sa pader sa kanilang likuran ang katagang, "Kami ang Black Knife." Agad kaming pinalabas ng warehouse ng mga pulis at sinabihan na sa presinto kami dumiretso kasama si Lani. Nagkaroon ng investigasyon kung ano ang totoong nangyari. Si Lani ay dinala muna sa isang psychiatrist upang lunasan ng trauma na maaaring tinamo niya. Hindi pa talaga namin siya nakasama agad nun. Hinatid na lang siya ng mga pulis sa bahay. Agad naming niyakap si Lani at lubos kaming nagpasalamat dahil ligtas siyang nakauwi. Sunod kong nilapitan ang pulis na humawak sa imbestigasyon. At dito ipinaalam niya sa akin ang kilabot sa likod ng pagkakaligtas kay Lani. Hindi ko alam kung anong dahilan, iho, pero tinulungan ng kapatid mo ng berdugo. Labis na pagkagulat ang naramdaman ko na sinundan ng kaba. Paano pong nangyari yun? Buhay pa siya? Pag-usisa ko. Sunod, ikinuwento ng pulis ang nakalap nilang impormasyon hinggil sa malagim na pangyayari. Ganitong ganito ang pagpatay na nakita ko noong bagitong pulis pa lang ako. Walang duda, siya talaga yun. Base sa imbestigasyon namin, inalam niya ang pagkakakilanlan ng bawat miyembro ng grupo. Isa-isa niyang dinukot ang mga mahal sa buhay ng mga ito. At pagkatapos, ipinagbigay alam niya na hawak niya nga ang mga bihag. At sinabihan ng mga ito na nais niyang makipagpalit ng bihag. Paano niyo po nalaman yun? Muling pagtatanong ko. Nung tinignan namin ang katawan ng mga Black Knife members, natagpuan namin ang isang liham sa bulsa ng isa sa mga ito. Dito namin nakuha ang impormasyon na yon. Isa pa, kinilala namin ang lahat ng mga bangkay. At lahat ng mga ito ay pawang malapit sa mga miyembro ng grupo. Base sa liham, dun sa warehouse niya piniling makipagkita at pakipagpalit ng bihag. Pero sa totoo lang, ilang araw nang patay ang mga bihag niya. Gusto niya lang papuntahin ang mga kidnapper upang makuha ang kapatid mo. At ipakita ang kalapastangan ng ginawa niya sa mga mahal nila sa buhay. At sa huli, dun niya rin sila pinatay isa-isa. Paano po kayo nakakasiguro na siya nga ang berdugo? Baka naman may gumaya lang sa kanya, hindi po ba? Muling pagtatanong ko sa investigador. Mula sa isang envelope, naglabas siya ng ilang pirasong papel. Iniabot niya ito sa akin. Ito ang liham na nakita namin sa mga miyembro ng Black Knife. At ito naman ang ilan sa mga liham mula nung dekada 90. Yan ang mga liham na ipinadala ng berdugo sa mga pulis dati. Pina-verify namin yan sa mga eksperto at nag-match ang dalawang handwriting. Pagtingin ko sa mga liham, agad akong nabalot ng takot at pangamba. Kilala ko ang sulat kamay na ito at hinding-hindi ako magkakamali. Tinignan ko si Lani na yakap-yakap pa rin ni tatay. Ibinulong ko sa aking sarili. Napakalaking pagkakamali ang nagawa ng Black Knife. Inakala nilang sila ang mga kriminal na dapat katakutan. Ngunit lingit sa kanilang kaalaman, ang ama ng kanilang biniktima ay 100 beses na mas halang ang kaluluwa kumpara sa kanila. Siya ay walang iba kundi ang berdugo. At tanging ako lang ang nakakaalam sa kanyang totoong pagkatao.